Hello, magandang gabi po muli sa ating lahat. Magandang araw ng Lunes ng gabi sa ating lahat. Ngayon ay isa na namang makapangyarihang spell ang ating ituturo sa inyo. Guys, gawin niyo po ito ng tama at tinitiyak ko po na kayo ay magtatagumpay. Ngunit, bago po natin ito gawin ay may paalala po lamang ako. Tiyakin po ninyo na kaya niyong dalhin ang pagmamahal na ibibigay sa inyo ng inyong mga partner kapag ginawa niya ito dahil tuluyan siyang ma-obsess sa'yo. Tuluyan siyang mabubulag sa pagmamahal niya sa'yo ng labis-labis. Kumbaga susundin niya, pakasusundin ka niya sa lahat ng iyong nanaisin ng walang pag-aalinlangan, ng walang anumang kapalit ang hihilingin. Ayan, ang spell po na ito ay pwede po sa inyong nakukursunadahan, sa inyong nagustuhan, ay pwede din po ito. Ngunit, dapat po kayo po ay may closure or kahit papaano ay may nag-uusap. Hindi po yung nakikita mo lamang siya sa kanyang Facebook page or sa Facebook na padaan lamang siya sa inyong wall ay nagustuhan na siya. Hindi po. Kailangan po ay mayroon kayong nagkikita man lang kayo nito or nagkakausap man lang kayo nito ay pwedeng-pwede pong gawin natin ang ritual na ito. Ngunit muli po, siguraduhin po lamang ninyo na kaya nyong sakyan ang pagmamahal na ibibigay niya sa iyo dahil siya ay talagang lubusang mabaliw sa pagmamahal sa iyo kapag ginawa mo ang ritual na ito. Ayan po. Gagawin po lamang ito ng Martes o Biyernes ng alas 12 ng hating gabi. Ayan. Alas 12 po ng hating gabi, Martes or Biyernes. Ayan po lamang ang paggawa ng spell or ritual na ito. Ngayon, ano po ba ang ating kailangan? Kailangan lang natin ay black na ballpen at isang pirasong petals. Kulay white na petals ng kahit anong bulaklak basta po ay white. Ayan. Kahit anong petals ng bulaklak basta po ay white. Ngayon po ay wala po akong bulaklak na kulay white, kaya naman ito po ang akin. Ako po ay nag-drawing na lamang ng petals ng bulaklak. So, dito po sa bulaklak ay isulat mo ang pangalan kung saan ka kilalang pangalan. Halimbawa, ako si Marivic ay kilala ako sa tawag na Vic. Marivic ang totoong pangalan pero ang kadalasang tinatawag sa akin ay Vic. So, ang ating isusulat sa harap ay Vic. So, ako si Vic. Isusulat mo ang pangalang Vic, capital letter. Ayan, Vic. Ngayon naman, sa likod naman ng ating petals, ay isulat mo naman ang kanyang pangalan kung ano siya, kung mas kilala siya sa anong tawag sa kanya. So, halimbawa, ang tawag sa kanya ay si Bob. So, isulat mo naman sa likod ng petals, si Bob. Ayan. Malalaking letters. Ayan. Si Bob naman sa likod at sa harap ay si Vic. Kasi ito si Vic, mas kilala siya. Ito yung kadalasang tinatawag sa kanya at ito naman ang aking partner ay ito yung kadalasang mas kilala siya sa tawag na ito. Ngayon, pag nandito na itong ating petals at naisulat na natin ito, ang gagawin natin sa petals ay hawakan mo ito sa loob ng 30 segundo or 30 seconds. 30 seconds na pakaisipin mo ang taong ito. Pakaisipin mo ng lubos ang taong ito. Ayan, ipikit ang iyong mata at pakaisipin mo ang taong ito sa loob ng 30 seconds. Magbibilang ka. So, nakapikit ka habang binivisualize mo ang taong ito sa iyong isipan. Pagkalipas po ng 30 segundo or 30 seconds, ang gagawin mo po ay ilagay mo ito. Ayan, iyan yung kanyang pangalan. Ayan, ito. Ay ilagay mo ito sa iyong dila. So, ipapasok mo ito sa iyong bibig, ilalagay mo ito sa iyong dila. Ayan, ipapasok mo ito sa iyong dila. Ayan. So, nandito yon. Ayan. Kailangan po ay manatili yan dyan habang binibigkas mo ng 21 times ang ating orasyon. Ang ating orasyon. Kailangan ang papel ay naka-steady sa ating dila. So,
pwede mo itong pabulong upang ang ating papel dito, ang ating bulaklak ay hindi siya maglabas-pasok, hindi maglabas-pasok. Ayan. Tanggalin ko na kasi natunaw. Ngayon po, ayan. Lagay ko lang dito. Ayun. Habang nandito ito, ay bigkasin mo ang ating orasyon ng 21 na times. 21 na times pwedeng pabulong or sa iyong isipan na lamang upang ang ating bulaklak sa loob ng dila ay hindi maglabas-masok. So narito po ang ating orasyon na ating babanggitin ng 21 na beses habang ang ating bulaklak ay nasa loob ng ating mga dila. Dapat po ang nakaano sa inyong dila ay ang kanyang pangalan. Okay. 21 na beses po natin itong babanggitin. Isusulat ko din po ito sa description box upang mas makita po ninyo. Narito po ang ating orasyon. Gavatro, Navan, Ini, Gos, Horel. Uulitin natin. Gavatro, Navan, Ini, Gos, Horel. Navatro, Navan, Ini, Gos, Horel. 21 na times po itong bibigkasin habang nanatili sa iyong labi ang petals ng bulaklak. Pagka nabigkas mo ito ng 21 na beses, na 21 times mo na siyang nabigkas, ay kuhanin mo ang kandila. Dapat ang bulaklak. Kuhanin mo ang bulaklak sa iyong bibig. Dapat po ito ay hindi sira, dapat po ito ay buong-buo pa. Buong-buo yung petals na pagkakuha mo sa iyong dila. Ayan. Pagkatapos nito, ginagawa natin ito ng alas 12 ng ating gabi, kinabukasan, kung kayo ay malapit lamang sa kanyang tinitirahan, sa kanyang tahanan, ay itapon mo ang petals doon malapit sa kanyang tinitirahan. Ayan. Ngayon kung malayo kayo, halimbawa malayo kayo sa isa't isa, ay kumuha ka ng litrato niya at ipatong mo ang petals na ito sa kanyang mukha. Doon sa kanyang mukha, itapon mo ito at saka mo ito balutin ng pulang tela. Babalutin mo ito ng pulang tela at itatago mo lamang ito at hahayaan mo. At talaga naman ang taong ito ay lubos na iibig sa'yo. Tiyakin mo lamang, muli kong paalala, bago mo ito gawin ay kaya mong i-handle ang pagiging obsessed niya sa'yo. Yung pagiging kasi hahanap-hanapin niya ang pagmamahal mo, hahanap-hanapin niya ang iyong presensya sa loob ng 24 oras kada araw kapag ginawa mo ito ng tama. Gawin ito ng tama. Tamang oras, walang papalitan, walang babaguhin. Sundin po lang lahat ng nasabi dito upang kayo po ay magtagumpay. Ayan po lamang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Sa may mga katanungan po ay ipalo po lamang kami ninyo sa Pinays at Love Facebook page. Marami pong nagsasabi na hindi daw po nila makita ang Pinays at Love. So ito po ay ating isusulat. Be nice at love. Ayan. Dito nyo po kami ipapalo sa Facebook page na ito, Be nice at love. Ayan, be nice at love. Be nice at love that. Ipalo nyo po lamang kami. At lahat po ng mga katanungan, ano man ang inyong katanungan, ay doon po masasagot. Kung sa mga comment po ay hindi nasasagot ang inyong mga katanungan, dito po kayo magtanong. Dito po kayo kami ninyo ipalo sa Finais at Love at mag-message po kami na kayo doon at tiyak po na ang inyong mga katanungan ay aming matutugunan. Ayan po lamang, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat, sa ating lahat.